Mateo, ikawalong kabanata. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko, maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng hantog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na at malinis na. Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukmong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, Pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ko'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at tutulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naglingkod kay Jesus. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo. Saan man kayo pupunta? Ngunit sumagot si Jesus, May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugat ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawan, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at kinising. Panginoon, iligtas ninyo kami! Mamamatay kami! Sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya. Pinatigil ang hangin at ang mga alon at pumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi,
Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila kaya't walang sinuman ang tumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki. Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na iyon. Sinabi ni Jesus. Sige, lumayas kayo. Lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang tumakbo papunta sa tangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng mga baboy. Pagdating doon, ipinamalita nila ang buong pangyayari, pati ang naganap sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Mateo, ikapitong kabanata. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami?
nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan.